wala akong pakialam na ilang years, ilang months, ilang taong ka na. Ang importante, pumapalag ka pa rin! Isa ako sa mga nagsimula. Top earner. Kasabay ko sila at Mylene. Umalis ako. Nung pag-alis ko, hindi ko nakita yung purpose. Wala ko nakita maganda. Dahil sa pride, sa ego. Dahil kumita agad na malaki. Hindi naman nakinig sa upline, hindi naman nakinig. Hindi ko na-appreciate na lahat ng success ko pala may contribution yung leaders ko, yung mga uplines, yung management. And huli ko na nakita yung brighter side. Nagsimula po ulit ako. Ang topic daw, resilience. Swak pala sa personality kasi innate na sa atin neto. May purpose every time na may nangyari sa akin. Sa'yo, sa buhay mo. Nawala ako for the past 4 years. Iba't ibang company ang nilipatan ko. Nagsara lahat. Siguro nangyari yung kasi may magandang purpose. Always look at the brighter side. May magandang reason yan. May matututunan ka dyan. Kahit anong challenge pa yan, gumagawa tayo ng way. What if nag-fail ka? Yung iba, madaling mabilis madala. Nag-fail, nasaktan. Ba't ka nasasaktan? Dahil pag nag-fail ka, pangit sa paningin ng tao or pangit sa tingin ng tao? Or what if pag nag-fail ka, para pag-set up siya for a greater comeback? Don't count failures until matutunan mo yung message. Mula maliliit pa lang, mag-learn ka agad. Uptick, kumbaga sa Bisaya. Kumbaga mabilisan ka dapat. Pag nakita mo to, ano kayang lesson nito? Ano kayang tinuturo sa akin ito? Bakit ako nag-fail? Anong natunan ko sa failure ko? Bakit ako nadapa? I-love mo yung failure. Karamihan, hate ang problem. May purpose ang problem. Habang palaki na palaki problem mo, naghahabol din yung skills mo sa pagsusolve. I-love mo mag-solve ng problem. Doon ka gumagaling. Kailangan mo ma-master pag-solve ng problem. Huwag kang magdepende sa ibang tao. Pag na-solve mo yung problem mo yan, matutuwa ka sarili mo. Magiging proud ka. Tataas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Hanggang di mo napapansin, nag-100,000 ka na, nag-200,000 ka na, nag-300,000 ka na, naglalabas ka na ng sports car, nagbubook ka na ng mga tickets ng international, nagpapa-event ka na. What if may hindi ka ma-handle? He never lalaki yung organization mo. Pagka halimbawa ito, hindi tayo marunong mag-handle. Sometimes bilang upline, habang nakikinig ka, atat ka agad mag-reply, nagre-rebat ka kaagad. Kasi bakit hindi ka pa ganun ka-emotional stable? Kaya mong i-handle kahit anong personality basta ma-handle mo yung sarili mo. Palawakin mo pa yung understanding mo sa leaders mo. Communicate well sa leaders mo. Ibig sabihin, pag may challenge, huwag kang umatras, upline, ayoko sa kanya. Hate ko siya. No. Dapat pakilala mo siya. You cannot give advice pag hindi mo naintindihan yung tao. What if you have a goal and you don't get it? Expectations versus reality. Nag-declare ka 6 months, first million ko, dapat 6 months. First car, hindi mo na hit. Ayaw na magpakita. Whatever na diniklare na hindi mo nakuha, go pa rin. Umabot ako sa goal ko na gusto ko first M, gusto ko ganto. Maraming hindi ko nakuha, pero hindi ako nagpalala. Hindi na ako nagbilang. Sige lang. Importante, kaya ko pa rin isigaw pangarap ko. Kung hindi ko man makuha, kaya ko pa rin isigaw sa sarili ko. Proud pa rin ako. Kung hindi ko man makuha, baka hindi ko patay. Never ako nadala sa kakasigaw. Never ako nadala sa kakadeclare. Pangarap ko yan eh. Kaya kung ikaw gusto mo yung pangarap mo, ilaban mo lang. Mas mabuti pa. Wala akong pakialam na ilang years, ilang months, ilang taong ka na. Ang importante, pumapalag ka pa rin! Have faith in your dreams. Ang faith, ito yung mga pangarap natin na hindi pa siya nangyayari, nararamdaman mo. The moment na pag nasabi mong travel, first country mo, sino kasama mo, kinikilig ka bigla. Sa lahat ng tao na nakaka-experience ng future na nagdi-dream, na sobrang clear, na sobrang vivid yung imagination, it's a blessing. Ayan yung tipong faith na dahil na-experience mo na siya, na kahit hindi pa na-experience sa physical, pero dahil na-imagine mo na sa at kinikilig ka, hindi mo napapansin yung mga trials, hindi mo napapansin yung mga kahit anong mga challenges na yan, kasi mas excited ka sa na-imagine mo, mas excited ka sa buhay mo, mas excited ka sa future mo, mas excited ka sa buhay na nag-aantay sa'yo! Iba yung vision ko compare sa iba. Iba rin ang vision mo. Iba rin ang future mo. Iba rin yung kaya magkakaroon ka ng faith kasi ramdam na ramdam mo yung tiwala mo sa sarili mo. 18 companies ang na-experience ko palipat-lipat. Yung faith, yun ang nagdala sa akin. Yes to your dreams! Living in purpose. Every time na may natatawid ka, pag nagawa ko yan, of course happy ako. Pangalawa,
Sino magiging happy? Yung mga leaders, yung team, yung community. What if professional ka, maganda position mo, pero hindi worth it yung value na yung value mo, and na-realize mo na nakita mo yung potential mo and kumita ka na malaki dito, naging successful ka, naging global ambassador, nag-1 million, naging top earner. Isa lang masabi ko sa'yo, ikaw ang mag-i-inspire sa mga professionals na matagal nang nakakulong sa 4 na sulok na ikaw magsasabi na pwede kang lumabas dyan. May purpose bakit ka magiging successful. Yung makita mo yung value mo yung sarili mo. Pag naging successful ka, pag na-hit mo to, pag nakuha mo to, una ikaw magiging proud, family mo, community, leaders mo. Challenges and growth are your allies. At may challenge. And ilove mo yung challenge. The moment na na-challenge ka, dapat mas lalo ka na-excite. Anong feeling pag halimbawa may natunan, may natatawid ka ng mga challenge sa buhay? Challenge sa network. Lumalakas loob mo. Nagiging masaya. Nag-spark yung mga mata mo. Mamili kayo. Ito lang pagpipilian nyo. Victors versus victim. Yan ang nagdala sa akin. Kailangan mo mamili lagi. Blame, excuses, denial. Hindi ako nagbababad ng oras dyan. Thankful sa mga upline. Palakpakan natin yung mga upline sa mga matsatsaga. Value your upline, lalo na sa mga ganyan. Hindi ganong kadali sa part ng upline para bantayan yung lahat ng kilos mo, yung pagiging victim mo hanggang ma-develop mo. Ito, victors. Step up! Negosyo mo yan. Be accountable. Be responsible. Victors yung mindset mo. You need to understand na every decisions na gagawin mo, may mga galawang pababa. May mga galawang pataas. Kung gusto mo maging palaban sa buhay, it's a choice. Depende yan sa upline, yes. Malaking influence. But the last person na magde-decide sa lahat ng decisions mo, kahit anong gandang advice ng mentors, ng uplines, na kahit sino, the last person na magde-decide na gagawin ko to, this is my choice. Ikaw dapat yan. Aangat at aasenso ka talaga. Gagaganda at gaganda talaga buhay mo. Build your identity. Kailangan kilala mo sarili mo. Pakiusap. Kasi useless ang pag-declare ng goals, ng pagyaman. Gusto mo mabago yung buhay mo kung wala kang babaguhin sa sarili mo. Ang pagyaman magiging madali basta willing kang baguhin yung sarili mo na lahat ng ugali na in line dun sa abundance, lahat na ugali in line dun sa success na gusto mo. Be careful of your thoughts. From thoughts, anong klase na imagine mo? Anong life? Lahat ng basura, tanggalin mo. Lahat ng poverty na mindset, tanggalin mo. Abundance. Walang pwede magsabi sa'yo na ito yung future mo. Ikaw nakakaalam. Ikaw nakakaalam. Depende sa thought mo, depende sa dream mo, depende sa gusto mo. And thank you so much. Aim global. Kasi lahat ng gusto, lahat ng pangarap, lahat, ikaw ang blessing. Ang ganda ng buhay na nag-aantay sa'yo. Kung alam mo lang. Are you ready? Isigaw mo yung identity mo. Isigaw mo yung bagong agreement mo. 1, 2, 3, go!